Hello mga kasari, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, medyo kabuisitan ang aking isi-share sa inyo. Medyo kalmado na ako mga kasari kanina. Ay ngayon pala, medyo kalmado na ako. Ayan, pamali-mali pa ako. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko yung pang-aaway ni customer. Pero hindi din naman ako nagpatalo mga kasari kasi alam ko na tama ako. So ikukwento ko sa inyo kung bakit ako inaway mga kasari ni customer. Nandun ako sa loob ng bahay, tinawag ako ni partner kasi may nagpunta, bumalik na customer na hindi daw pumasok si load. So, alam ko naman yan guys, kapag may nagpapaload sa akin, chinecheck ko always yung transaction kung babalik pa. Kasi may mga ganun guys na nakakaalis na si customer, tapos tsaka ako palang nakikita na bumabalik yung load. So, ang ginagawa ko kapag ganun guys na hindi pumapasok kay customer yung load, yung number na niloadan nila, ite-text ko yan. Talagang kahit wala akong pan-text, ite-text ko yan. Iloloadan ko yung sarili ko para ma-text sila na balikan dito yung pera nila at hindi nga pumasok yung load. So, ganun guys ang ginagawa ko. Hindi ko para sirain yung pangalan ko sa halagang 50 pesos. Ito kasing customer na to, bandang mga 9:05 dumating yan kaninang umaga. Nagpa-load siya ng dalawang number. Yun sa una, naging successful. Tapos, yun sa pangalawa, number na niya, yun niloadan, talk and text, which is yung number niya ay 0981. Ayun, guys. So, niloadan ko, pinakita ko sa kanya. Siyempre, bago ko yan pindutin, inuulit ko pa ng isang beses, binabasa ko yung number. Tapos, kapag nag-agree na tama yung number nila, tsaka ko pa pipindutin. So, ganun ako, guys. Kahit isang beses, simula nung nag-Gcash ako at nag-load ako, ni isang number ni customer, hindi ako nagkakamali sa load. Kahit isa po, mga kasari, hindi po ako nagkakamali sa pagloload. Ganon ako kapulido sa pagloload. Kaya nung ito guys, nung alam ko na maayos yung transaction, walang bumalik sa akin, alam ko sa sarili ko na nakaltas sa akin, syempre, diba? So ito, bumalik nga ng bandang ano, ang taas ng boses ni ate paglabas ko dito. Sabi ko, te, ito nakaltas sa akin, sabi kong ganyan. Baka cellphone nyo may problema, ganito, ganyan. Alam nyo mga kasari, sabi ko sa kanya nung una, te, hindi ko ibabalik yan kasi nakaltas sa akin, paano naman ako? Sabi kong ganyan. Tapos siya, ratatatatatat, habang nag-explain ako sa kanya na mahinahon, sumasabay din siya sa akin. So, sumasabay siya habang nag-explain ako. So, habang sinisigawan niya ako, nagtaas na rin ako ng boses. Sabi ko, ate, hindi ko sisirain ang pangalan ko sa halagang 50 pesos. Maraming nakakarinig niyan. Nandyan si partner, nandito, naglilinis ng motor. Si mother, nandito sa kabilang bilihan. Tapos, may customer pa na nagka-cash out. Habang nagdi-discussion kami, naghihintay si customer. Kaya, inuna ko muna yung nag-cash out ng 800 pesos. So, ayun guys, yung nangyari. Di, parang clear, nagbigay ulit siya ng 50 pesos. Wala naman daw problema, ganito, ganyan. Kasi, kumalma na siya eh, nung sumingit na si partner eh. Kasi, pinapabayaan lang ako ni partner na mag-explain. Eh, alam niya na hindi nagpapatalo si customer. Kaya, sumingit na siya. Nung sumingit na siya, nakapagsalita na siya. Kasi, yung ratatatatat ni customer, mga kasari, hindi ko na naiintindihan. Sa init na rin ang ulo ko, hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya. Basta, ang alam ko, nakikipagtalo siya. Nung dumating si partner, huminahon na siya. Nag-abot ulit ng panibagong pera. So, niloadan ko ulit. Hindi ulit tumunog si cellphone niya, hindi pumasok. So, kinuha ni partner yung cellphone niya, kinalikot. So, wala siya nakitang problema. So, para umalis na ito at maano na yung init ng ulo ko, ibinalik ko guys si 100. Kasi 54 eh, dalawang 54, 108, ibinalik ko si 108. Kahit nakaltas sa akin, kahit ako na yung malugi, ibinalik ko para makaalis na siya at mawala na yung init ng ulo ko. Ang biniling ko na lang sa kanya, te, kapag pumasok sa'yo yung load, ibalik mo na lang sa akin yung pera. So, nag-agree naman siya, umalis na siya. So, medyo kumalma-kalma na ako ng konti. Tapos, maya-maya mga kasari, bumalik siya. Humihingi ng pasensya. Alam nyo kung ano nangyari mga kasari. Hindi pala nakapalsak ang kanyang SIM card kagabi pa. Tinanggal daw niya kagabi at ipinalit niya yung bagong number niya. Diba, mga kasari? Ang tanga. Sorry sa bad words. Pero, yun lang talaga ang magde-describe. Alam niyo yung inaway-away nyo, yung tindera, pero kasalanan nyo naman talaga
And ayun, hindi rin kasi talaga ako nakapagpigil, mga kasari. Ang taas ng boses niya, as in. Yung alam niya yung nag-e-explain ka ng mahinahon na kung ano yung dapat pag-handle sa customer. Pero siya, pilit kang ibinababa na feeling mo ay pinapaabot niya sa atin na dinadaya natin siya. Ganon, natin sila. Sabi ko, te, hindi ako magdadaya, hindi ko sisirain ang pangalan ko sa halagang 50 pesos. Naririnig yan, guys, nung isang nagka-cash out na lalaki. Sabi ko, hindi ko sisirain ang pangalan ko sa halagang 50 pesos. At kapag dating, guys, sa pera, talagang mapapagkatiwalaan ako. Yun yung hindi ko na, ano na, hindi ko na, ano, kapag hindi pumasok ang load, itatext ko para kuhanin nila yung pera dito. Yung iba, papabayaan na, diba? Na bahala ka kunin mo dito o hindi, ganyan, diba, yung ibang tindera. Ako talaga nag-e-effort ako, niloloadan ko yung sarili ko kahit wala akong load. Niloloadan ko para matext sila at para makuha nila yung pera. Kasi ayoko sa lahat yung iisipin ni customer na dinadaya ko sila. Yan yung pinaka una na ayoko sa customer. Yung feeling nila na dinadaya ko sila. Ayoko, guys, ng ganun. Kaya hindi ko na rin napigilan yung sarili ko kanina. Nataasan ko din siya ng boses. Kasi kung hindi ka makikipag, ano, hindi kayo magkakaintindihan. Kasi ang taas niya. Alam niyo yun, wala siyang na-absorb na information. Kasi pinipilit niya yung kanya. Loadan daw siya ulit, ganto ganyan. Pala naman kaya hindi pumapasok sa kanya ay ibang SIM card yung nakapalsak. Siguro yung cellphone nun hindi dual SIM. Kasi yung parang cellphone niya, guys, yung parang app ng MyPhone, ganon, hindi pa masyadong high-tech, kumbaga yung parang Cherry Mobile, ganon yung cellphone niya. So, ayun, bandang huli, humingi siya ng sorry, ng patawad. Habang nakaupo ako dito, sumilip na lang siya dito sa may pinto. Habang si partner nandun pa rin sa may tabi ng motor, nakakalikot pa din siya. Inabot niya kay partner yung pera, pasensya na daw dahil nga hindi pala nakapalsak yung kanyang SIM card. So ang pinaka-lesson dito, mga kasari, sa mga customer, huwag po kayong basta-basta nangaaway ng tindera. Talagang i-make sure nyo muna, may pruweba kayo, may basis kayo bago kayo mang-down ng tindera. Diba po? Mahirap kasi yun eh, yung basta-basta na lang kayo mga away, pero bandang huli, ay kayo din yung mukhang nakakahiya. Ako, guys, hindi ako nanghihinayang dun sa ibinalik kong 108 pesos. Kasi inisip ko kapag may mga ganyan, kikitain ko pa yan. Nasa kanila yung karma. Ganyan. Pero, yun, hanggang mamaya may isip ko tong kabad tripan na to. Kasi kanina, guys, kunwari ito cellphone ko, inaayos ko yung ganyan. Kinakalikot ko yung aking GCash. Nangangatal ako na ganyan, mga kasari, sa galit habang nagsasalita ako. Kasi siya, ratatatatatat, ayaw niyang tumigil, mga kasari. Kaya talaga, first time ko talaga na maka-encounter ng ganyang customer, mga kasari, about sa load. So, kasi talaga walang nagre-reklamo sa akin dito about sa load. Kasi malinis at pulido ako about sa load. Gusto ko ay maayos yung transaction. Kaya, ayun po, mga kasari, meron din kasi mga load na bumabalik sa atin dahil hindi pa tapos, hindi pa expired yung unlino ng customer na nagpapa-load. Kaya ibinabalik ko sa kanila yung pera. Meron naman kaya bumabalik sa atin yung load is mali naman yung network. For example, sinabi nila na token text, smart naman pala sila, nabalik talaga yung load kapag ganun. Anong kukunin mo dyan? So, ayan, mga kasari, si partner may kinuha lang na chocolate dito sa freezer at binigyan niya ako ng kapiraso. Yan yung tagwa 100 plus sa Dali. Masarap yan, guys. So, balik na tayo doon. Di kanina nga, guys, after nung diskusyon na yon, nakaalis na siya. Nangatal ako. Buti na lang, wala akong sakit sa puso. Kung hindi, baka inatake na ako sa galit. And kagagawan yun ng customer. Kapag nagkaganon nga, di ba, mga kasari? Parang inatake ako para sa walang dahilan, para sa kamalian ng customer, di ba? So, nakakahiya yun sa part niya. Kasi inaway-away niya ako. Pala, mali naman niya. Hindi pala nakapalsak yung SIM card niya. So, one lesson na lang doon, huwag tayong basta-basta nang aaway nang wala tayong basis. Kasi, hindi lahat ng tindera ay manloloko. Hindi lahat ng tindera ay gagawa ng ganun, guys. So, pinapakita ko naman sa transaction sa kanya. Sabi ko, te,
yung dyan sa transaction, hindi yan nadidelete. Hindi yan nadidelete, hindi yan nabubura. Hindi kita para dayain ka ako para sa halagang 50 pesos. Paulit-ulit ko yung sinasabi sa kanya hanggang sa inuna ko nga itong nagka-cash out ng 800 si kuya. Napapatawa na lang si kuya sa aming dalawa. Kasi nga hindi ko na talaga napigilan. Nagtaas na rin ako ng boses kasi ang taas ng boses niya sa akin. Kahit ano sabi ko nga sa kanya, te, pagsalitain mo ko muna. Sabi kong ganun sa kanya. Pero siya, ratatatatat. Grabe talaga. Alam niyo yung first time niya lang bumili dito sa tindahan, as in hindi niya naman ako kilala personally, pero ganun siya magsalita. Paano na lang sa ibang tindahan, 'di ba? Doon sa kanila. So mas malala pa siguro siya. So meron talaga mga ganung ugali ng customer, guys. Sa una talaga mahinahon, kailangan nating pagpasensyahan, pero hindi sa lahat ng oras. Kasi kailangan din natin ipagtanggol yung ating sarili. Yung kahit mag-explain kayo ng mag-explain, para sa kanila, baliwala yun. Kasi nga hindi sila nakikinig. Kaya ayun, bandang huli siya yung napahiya. So yan lang mga kasari ang share ko sa inyo. Yan yung kabadtripan. Talagang parang kakaiba ka ako ang araw na ngayon. Kasi kaninang umaga, medyo mainit na yung ulo ko. Tapos nadagdagan pa nga nun. Tapos ayun, medyo sumakit talaga yung ulo ko ngayon mga kasari. Walang halong biro. Kasi nga, kayo yung biglang tataas yung dugo ng ganyan, no? Tapos biglang bababa na ganyan. Parang, ang sakit talaga mga kasari sa ulo. Sabi ko nga kay mother kanina, sabi ko buti na lang talaga hindi ako inatake sa puso. Kundi kagagawa nung customer na yun. So, yun lang mga kasari. Thank you so much for watching. Nagkaroon patuloy ako ng isang content dahil doon kay customer. Wala kasi akong ma-content. Kaya, siya na lang yung content ko, yung mga ganap kanina. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat and advance Happy New Year po. Bye guys!